Magandang araw mga kuya, RJ Scrooks po ng RJ Scrooks Game Farm. Welcome po sa aking munting channel. So napakahalaga naman po mga kuya ng pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi ka pong updated tuwing meron po akong bagong video gaya nito. At sinisiguro ko sa inyo na marami kayong matututunan sa channel na ito tungkol sa pag-alaga ng manok. So ang i-share ko po sa inyo ngayon ay ang pagbabakuna ng Lasota vaccine sa ating mga sisiw. So kung paano natin ito ginagawa at kung ano ang ating mga kailangan na dapat gawin. So before po ako mag-start ng mag-prepare ng pangbakuna is gumagawa po muna kami ng butas na paglalagyan ng ginamit natin sa pagbabakuna nang sa ganun ay ma-dispose natin ng maayos. Then pag nakagawa na ako ng butas ay tsaka ko na po ipiniprepare yung bakuna. So ano po ang mga kailangan nating i-prepare bago po tayo magbakuna? So ito po ang ating mga kailangan. Una po ay ang bakuna. Ito po ay ang dissolvent. Then ito po ang bakuna. Hybrant is H120. Then ito po ang kanilang mga gamit. Then kailangan po natin ng bleach then water. So tara po at imimix na po natin itong solvent dito sa ating bakuna. Tatanggalin po natin ang top. Then, aalisin po natin itong mga kuya, yung rubber. Aalisin natin itong takip na rubber. Ilalagay po muna natin itong pang ano nila, yung panghalo. Para mahalo po natin. Hindi gaganyan lang po, then hahaluin lang po yan. So ititwist lang po natin. Tapos yung mga ginamit nating ano is dyan lang natin ilalagay. Then ito po ang ipapalit natin doon, ito na po yung ating pangbakuna. Then imimix po natin ng mabuti nang sa ganun ay mahalo po yung ating bakuna. So ito na po mga kuya ang ating ipapatak sa ating mga sisiw. So sa pagbabakuna guys is ipapatak po natin sa mata. So tatlo pong parte ng manok pwede nating ilagay itong bakuna. Ito po ay Lasota plus IB. So, pwede po nating ipatak sa mata, pwede po ipatak sa ilong, at pwede po ipatak sa bunganga. Kasi iisa lang po ang direksyon niyan. So, paano po natin ilalagay? Tayo po ay magpapatak sa mata po. O kaya naman, dito sa ilong, then pag mapapansin nyo yan mga kuya, pag binuka mo yung bunganga niya, makikita mo yung color blue. So ang bakuna ay nandyan na po sa kanyang bunganga. Mapapansin nyo po may kulay blue siya. Kasi pag galing dyan sa mata at sa ilong, papasok yan sa bunganga. Kaya mas maganda po sa mata po natin ipinapatak yung bakuna. So papatak lang natin sa mata at saka sa ilong.
Tapos titingnan natin kung may asul na ba, kung may kulay na. Mapapansin po natin, meron na pong asul yung kanyang bunganga. Kasi pag galing dyan sa mata, papasok yan dun sa kanyang bunganga. So ganun lang po mga kuya ang pagbabakuna. Dinodoble ko lang po mga kuya kasi marami naman ito, konti lang po yung aking mga sisiw. Nang sa ganun po ay siguradong nababakunahan po yung aking mga sisiw. So before po natin ito itapon sa pagdi-dispose po ng bakuna, kailangan po muna natin maghalo ng tubig. So haluin po natin ang tubig at saka ang bleach. Lagyan po natin ng bleach ang tubig. Then hahaluin po ng konti. Then dito po natin muna ilalagay itong bakuna. Nang sa ganun po ay mapatay po yung bakuna. Tatanggalin po natin itong cup. Yun, ilalagay po natin dyan. Then ito pong bakuna is ilalagay po natin sa tubig na may bleach. Nang sa ganun ay mapatay po. So kung mapapansin po natin, after mamaya or mga 10 minutes, kasi after 10 minutes saka po natin siya itatapon. So kung mapapansin po natin, yung blue is, yung kulay blue niya ng bakuna is unti-unting nawawala po. So ibig sabihin po namamatay po yung bakuna. Then ilalagay lang po natin yan, yung mga ginamit natin. Ilalagay po natin. Then after 10 minutes po is itatapon na po natin siya sa ginawa po nating butas. Nang sa ganun po ay safe yung ating manukan. Hindi po mag-contaminate yung bakuna. Hindi po mahawa yung ibang manok na hindi natin binakunahan. So ito mga kuya ay itatapon na po natin sa ginawa nating butas. Tara po. Ito po mga kuya ay itong ginamit natin sa pagbabakuna, ilalagay na po natin sa butas na ginawa natin. Okay, mark. So ayun po mga kuya, i-share ko po yung pagbabakuna ng Lasota vaccine. So sana po may natutunan kayo sa araw na ito tungkol sa pagbabakuna ng Lasota plus IV vaccine. So don't forget po to subscribe on my YouTube channel and see you on my next video. Again, thank you and good morning.